Good day, Mah Gracie, and welcome back once again to my channel. Happy planting, plantitos and plantitas. In this video, pag-uusapan na naman natin ang isa sa mga problema na na-encounter ng ating mga mayana, yung mga dahon na parang nasusunog. Let's find out kung ano nga ba ang nangyayari sa mayana na ito. But before that, if you're new to my channel, please don't forget to hit like, subscribe, and click the notification bell so that you will be updated to my upcoming videos. So Maha Gracie, marami po sa atin ang nagtataka kapag nakikita natin ang dahon ng ating mamayana ay nagda-dry, unti-unting nasusunog at unti-unting namamatay at hindi sila lumalaki. Let us know first what it caused them to become like that. As you have noticed, the leaves of this mayana became brown, became dry. So makakawawa sila. Yan, tingnan ninyo. Hindi po sila lumalaki at parang unti-unti silang namamatay. Ang mga mayana po ito ay hindi po to akin. So it is my neighbor's mayana. So pumasyal po ako dito sa kanila para malaman natin kung ano ang problema ng kanyang mayana. Actually, meron siyang binigay sa akin na mayana and doon ko din napansin na meron ding nangyari sa aking mayana kasi nga itinabi ko doon yung binigay niya sa akin. Ayan po, nakalbo talaga. Wala ka na makikita ang mga dahon. Halos ang mga dahon, puro namatay, naging brown. Okay. So, titingnan po natin. Ayan ang mga dahon. Unti-unting namamatay. At saka, halos lahat ng kanyang mayana, nahawaan na talaga. As in lahat. So kapag meron po tayong isa sa mayana na naging ganito, so mahahawaan po niya ang iba pa nating mayana. So dapat pa lang sa simula pa lang alamin na natin kapag may nakita tayo na naging ganito ang kanyang dahon, kailangan masugpo na agad. Ayan, yan po ang salarin. Yung parang kuto, kinukuto ang kanyang mayana. So, ito po ay tinatawag natin na aphids. So, kapag nagkaroon ng aphids ang ating mayana, naku, ang hirap po niyan patayin kapag lumala na, kapag halos na mayana natin ay nagkaroon ng aphids. Kasi ang itlog niyan, hindi natin makikita. So, makikita lang natin ito, yung mga matured na mga aphids. So, ayan mga Gacy, ko-close up natin. Nakikita natin yan. Yung mga itim, yan po ang parang kuto. Mga matured na po yan na mga aphids. Kasi ang pinaka-baby niyan na maliliit, puti. At saka mga itlog niyan, hindi natin makikita. Ayan po, mga itim. So, i-rub lang po natin. Halimbawa, meron pa lang tayong isa na dahon na mayroon ganyan. I-rub natin yung dahon para matanggal yung mga itlog. At yung mga, ayan, yung mga matured na mga aphids. Aphids po yan. So, mamaya, aalamin natin kung meron ba ang aphids, paano natin malaman na nagkaroon na ng aphids ang ating mayana. So, meron po yung mga symptoms na makikita natin sa ating mayana. So, ayan pa. Ayan, makita natin yung itim na yan. Yan, gumagalaw, yung gumagapang. Yan po ang aphids. Ayan. So, kapag marami, naku, mahirap na yung tanggalin na irarab lang. So, kailangan gagamitan natin sila ng insecticide. Mamaya, ituturo ko sa inyo kung anong insecticide ang pwede dyan sa mga aphids. Ayan po, isa pang aphid na nasa taas ng dahon. Ayan. Ayan. Yung itim na yan dito sa taas yan. Aphids din yan. So, tanggalin natin. So, ang dami talaga parang kuto. So, ang dami talagang aphids sa kanyang mga mayana. Tsaka, lumipat na sa ibang mga mayana niya. Ayan. So, isang dahon talaga marami kang makikita ang mga aphids. So, talagang mamamatay ang iyong mayana kapag maraming aphids. So, kailangan sugpuin natin. So, bago yan, alamin muna natin ang simptoma. Halimbawa, sa simula pa lang, meron ka na makita. So, kailangan careful na tayo. So, Maha Gracie, this is the symptom. Ayan, pag nakita ka ng dahon na parang
ganyan, yung parang tumamlay siya, yumuko, ibig sabihin, ina-aphid na po yun. So, iti-check natin yung dahon kung meron kayong makitang aphid. O halimbawa, wala tayong makita, ibig sabihin, mga kuto pala, o mga baby pala, o mga itlog pala yan. Ayan, nagkaroon ng aphid kasi yung binigay niya sa akin na mayana, inilagay ko sa tabi ng katabi nitong mayana na ito. Ayan po. So, ang ginawa ko kasi maliliit lang na dahon ang nagkaganyan. So, kinat ko na lang. So, irarab natin kung ayaw natin ikat. Pero, ikakat natin na lang. Para hindi na mahawaan pa ang iba. Kasi, naku, kawawa ang aking mayana kapag mahawaan silang lahat. So, Maha Gracie, dahil nahawa ang aking mga mayanas, so, maliliit pa lang naman, konti pa lang naman. So, kailangan aagapan na natin kaagad. So, ang ginawa ko, nag-prepare ako nitong homemade insecticide na makita lang natin sa ating kusina. Ayan po, Maha Gracie. So, spray natin ang mga dahon para hindi sila para mamatay yung mga eggs pa lang. Para hindi na dumami. Kasi uubusin talaga niya ang aking mga mayana kapag dumami pa ang mga aphids. So, mas malala pa ang aphids sa kaysa mga uod ng mga butterflies. Pero yung aphids talaga, kapag nagkaroon, pag nagsimula na, nanako, uubusin talaga mayana natin. So, kawawa talaga. So, kailangan ispray natin ng insecticide. Pwede rin tayo kumamit ng kahit anong insecticide para sa ating mga mayanas. Pwede rin na gamitan natin ng hydrogen peroxide. So, meron din po akong video na ginawa tungkol sa hydrogen peroxide. So, marami din po ang uses ng hydrogen peroxide sa ating halaman. Pwede siya fertilizer, pwede siya insecticide. At halimbawa, meron tayong tanim na parang mamamatay na. So, ang hydrogen peroxide ay makakatulong din. So, panoorin na lang ninyo, mga ka-Gracie, ang video ko tungkol sa paggawa o pag-prepare ng hydrogen peroxide kasi iba-iba po ang percentage ng hydrogen peroxide. So, I will just give the link of that on the description box. Now, mga ka-Gracie, ituturo ko sa inyo kung paano mag-prepare ng homemade pesticide. So, mag-prepare lang po tayo ng 1 liter of water and then we will put 1 tablespoon of vinegar and then mix them well. Halo po natin siya. And then, after nahalo natin, lalagyan po natin ng ating dishwashing liquid. So, kahit anong brand ng dishwashing liquid. So, lalagyan po natin ng 4 na patak ng dishwashing liquid. Ayan po. And then, ihalo po natin yan. So, yan po ang ating gagawin. So, halo po natin ang vinegar and then ang dishwashing liquid. And then, pagkatapos po nito, ilalagay po natin sa ating spray bottle at yan po ang ipang spray natin sa ating mga mayan. And the question is, how often are we going to spray in our mayana? So, as long as there is an aphid, so, ispray po natin hanggat hindi nawawala ang mga aphid sa ating mga mayana hanggang na mamatay silang lahat. So, i-stop na natin kapag wala na tayo makita aphid. So, basta mag-spray lang po tayo every afternoon. At wag naman po tayo mag-spray na parang uulan kasi nga sayang ang in-spray natin. So, kailangan hindi po uulan pagka kinabukasan. So, yan po mga ka-Gracie. I hope na nakatulong na naman ako sa inyo sa pag-aalaga ng ating mga mayana, sa ating mga mayana lovers. Kasi alam ko maraming adik sa mayana at isa na po ako doon. Maraming salamat po sa inyong pagsusubaybay at pagtangkilik sa aking mga videos. I hope na hindi po kayo magsasawa sa panonood sa susunod ko pang mga videos. So, shout out muna tayo kay Rudas TV. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik at pagsusubaybay din. And then, if you have something to say in this video, please comment down in the comment section below at let me know what you're thinking about this video. And see you next time, Mayana Gracie, and happy planting to everyone. Happy planting, mga KML.